Kumusta sa inyong lahat? Ngayong araw, may panibago naman tayong video, siyempre. Meron tayong laging video every one day or two days, siyempre. Ngayong video ko na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-apply sa YouTube. Meron kasing nagtatanong uli sa akin kung paano nga ba mag-create ng channel. Ngayong araw na to, kung di nyo alam ang oras ngayon, siyempre, alas 3 pa lang, mag-aalas 3. Pag-uusapan nga natin kung paano tayo gagawa ng ating channel. Siyempre, sa paggagawa ng channel, kailangan natin ng creative. Yan. Creative tayo dapat. At sa paggawa kasi ng channel, mga kadudong, at kung bago lang kayo sa aking channel, at kung napadpad lang kayo dito, welcome sa inyo lahat. Kung di nyo pa ako kilala, ako nga pala si Edward. At muling nagbabalik ngayon dahil meron tayong gagawin na napaka-importanting video. Kung di nyo alam to, kung ang channel ko, kung di nyo pa ako kilala, siyempre, nagpakilala na nga ako sa inyo. Yan, pabalik tayo sa ating topic for today. Ang topic natin ngayon ay paano nga ba gumawa ng channel o mag-apply sa YouTube. Yan. Siyempre, sa pag-a-apply ng YouTube, mga kadudong, parang nag-a-apply ka lang sa isang paaralan o eskwelahan. Sa eskwelahan kasi, mga kadudong, kailangan mo ng PSA or NSO. Diba? Meron kayo lahat nun. Tapos, birth certificate. Ayun na rin yun. Parang paras na, diba? Tapos, sa ibang eskwelahan din, meron ninatawag na folder. Tapos, plastic folder. And, di makawala siyempre yung picture, diba? Mag-aaral tayo, kailangan natin ng picture para makilala tayo. Pero sa YouTube, di na kailangan lahat ng mga sinabi ko. Kailangan lang dun, siyempre, gagawa ka nga lang ng channel at mag-a-apply kayo kay YouTube. Paano nga ba mag-apply kay YouTube? Yung mga iba sa inyo, kung di nyo pa alam, mag-apply. Sa video ko na to, matututo kayo kung paano mag-apply kay YouTube. Yan. Sa pag-apply kay YouTube, hindi naman napakahirap nito. Napakadali nga lang. Pero pag nakapag-apply ka na kay YouTube, ayun, sa pool, napakahirap, syempre. Kung napanood nyo last vlog ko, ayun yung kailangan nating matarget. Hindi ko nasasabihin nyo. Siyempre, kung napanood nyo na, alam nyo na yun. Ngayong video ko, tuturuan ko yung kung paano mag-apply kay YouTube. Mamaya sa screen, papakita ko sa inyo kung ano yung pipindutin. Kasi, kung wala ka pang YouTube sa cellphone mo, mag-download ka na. Siyempre, pag nakapag-download ka na, siyempre, i-click mo. Yan. Pag na-click mo na, mga kadudong, yan. Pag naklik mo na, may makikita ka dyan. Yan. Tapos, sa pinakataas, meron kasing bilog doon. Yan. Pag wala ka pang channel, pinutin mo. Tapos, sa pinakailalim, may create channel. Yan. Pag napindot mo na yun, may lalabas doon. Hindi ko alam kung doon sa pinakailalim, kung create channel pa rin eh. Kasi, tagal na akong naggawa ng channel eh. Yan. Pag napindot mo na yung channel, yun. Tapos, may lalabas na doon ng pangalan ng channel mo. Depende na sa inyo kung ano yung pangalan ng channel nyo, syempre. Hindi pwede yung gayahin yung mga sikat. Hindi pwede yun. Dapat, create your own name or channel. Diba? Nice. Yun. Tapos, pagkagawa ng channel natin, dapat lagi mong ina-update yung channel. Paano nga ba i-update lagi-lagi ang channel mo? Kung may Chrome ka, click mo lang. Yan. Tapos, tapos i-type mo lang doon youtube.com. Tapos, enter. Pag napindot mo na yung youtube.com, tapos, na-enter mo na, tapos, dapat, i-desktop site mo. Dapat naka-desktop site yun dahil, parang, pag desktop site mo, parang nakapang-desktop ka na rin, di ba? Nice. I-desktop site mo yun, para naka-desktop site. Kung naka-desktop site na, yun, makikita mo yung mga picture dun,
Hindi yung malalaki, maliliit yun. Ano, apat. Apat yung kada video sa isang screen. Apat. Apat na video. Tapos, sa pinakataas, may bilog uli. Click mo. Pag nakagawa ka na ng channel, di ba? Kunwari, nakagawa ka na ng channel. Para ma-update mo nga yung lagi-lagi yung channel. Kasi, kapag isang YouTuber, dapat lagi mong binibisit yung channel. Or, natawag na YouTube Studio. Kung di nyo alam yung YouTube Studio, ito yung studio ng mga YouTube. Ha? Ayun na yun. Ayun yung studio natin. Pag yun na-click mo na, siyempre, may makikita ka doon, dashboard. Yun, ayun yung dashboard. Ayun doon yung mga, ano, das video. Yun. Pero, siyempre, pag wala ka pang channel, hindi mo pa makikita yung dashboard mo, tsaka yung analytics. Ano ba yan? Comments? Basta. Basta makikita mo na lang, diba? Pakita ko na lang si screen mamaya. Yan. Tapos, diba? Pindutin mo yung pinakataas, may makikita kang bilog. Tapos, kung wala ka pang picture, lagyan mo na lang picture yon. Papakita ko sa inyo kung ano yung tinuturo ko ngayon doon mamaya sa screen. Okay. Turo mo yung picture. Pindutin mo. Pag napindut mo na, may makikita ka doon. Ano, diba yan? May makikita ka doon. Basta lalagay ko na sa screen. May makikita ka doon. YouTube Studio. Pag pinlink mo na. YouTube Studio ba yun? Yan. Click mo. Tapos may makikita ka doon. Video. Channel. Tapos doon sa pinakailalim. Monetization. Yun. Yung pinaka-importante sa lahat. Yung monetization. Dahil doon tayo magbabase kung malapit na ba yung na-reach natin para kay YouTube. Ayan. Kung gusto nyo mag-gawa ng channel, huwag nyo nang kalimutan yung mga sinabi ko sa inyo. At huwag nyo kalimutan mag-share tong video ko dahil para marami pang mas maalam kung paano nga ba mag-apply sa YouTube. So, paano ba yan? Hanggang sa muli. See you next vlog. Goodbye.